Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minumonitor natin na si Bagyong Neneng. Si Bagyong Neneng nga po ay namataan sa layong 717 km east of Calayan, Batanes. Ito nga po ay tinataglay pa rin ang yung lakas na 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga po yan na abot na 70 km per hour. Kumikilos nga po ito no, pa West Southwestward sa bilis na 10 km per hour. At kung mapapansin nga po natin ano, ay bukas nga po ng madaling araw by 1 a.m. Ito nga po ay posibleng pumunta na sa tropical storm category. Ayon po yan sa ating European Centre dahil bahagya nga po itong humina kanina, bumaba na nga po sa tropical depression at bukas nga po na madaling araw ay posible ulit itong umakyat ng tropical storm category. At posible pa rin nga po na tinutubok nito ang parte ng extreme northern Luzon. Asahan pa rin po natin ano, yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan. At sa ating bagong pag-asa DOST site naman, tinas na nga ang storm wind signal number 1 sa may Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, eastern portion ng Apayao, dito nga po sa may parte ng Luna, Santa Marcela, sa may Flora, dito po sa Pudtol, at maging dito po sa may northern portion ng Isabela, sa may Santa Maria, San Pablo, Maconacon, nakataas nga po yung storm wind signal number 1. Asahan din naman po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa may parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, mararanasan din po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan at ilang bahagi ng northern section ng Visayas area. At asahan din natin yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan dito sa may parte ng Palawan. At maging dito nga naman sa may Mindanao, makakaranas din po tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Ibang pag-iingat sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa may parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon, sana po tayo ay nakaredy na dahil sa posibleng pagdaan nitong si Bagyong Neneng. At tayo naman sa ating advanced weather forecast, meron nga tayong posibleng panibagong sama ng panahon na mabubuo dito nga po sa may eastern section ng Isabela. At posible nga po itong maging isang bagyo pag nandito na po sa may parte ng western section ng extreme northern Luzon. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast by tomorrow, October 15, pagdating nga po ng alauna ng madaling araw, ito nga po ay posible ng nasa kategoryang tropical storm. At asahan nga po natin makikita nyo yung kanyang diametro ay umaabot na nga po yan dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Northern Luzon ay posible na nga po maranasan yung mga biglaang pagbugso ng pag-ulan. At pagdating naman ng hapon ng October 15, mas mararanasan na nga po natin yung mga pag-ulan at may mga malalakas na hangin bunsod dyan nitong si Bagyong Neneng. Pagdating naman ng October 16, mas malapit na nga po yan, aangat po yan ng bahagya, yung pinakasentro niyan sa may parte ng Basco, Batanes. Pagdating naman ng alas 3 ng hapon sa October 16, dito nga po, ito po hindi natin nirurule out yung posibilidad na magkaroon ng landfall scenario sa may parte ng Basco, Batanes. At posible rin naman na ito'y dumaan lamang sa coastal water. At pagdating naman ng October 17, ito nga po'y tuluyan ang lalayo sa landmass ng extreme northern Luzon pero asahan pa rin natin yung mga pag-ulan dahil pa rin dito kay Bagyong Neneng. At pagdating ng October 18, mapapansin nga po natin bahagyang hihina si Bagyong Neneng at habang makakaranas pa rin ang western section at northern section ng ating bansa ng mga pag-ulan. By October 19, tuluyan na nga lalayo at bababa na po ito ng tropical depression or mahinang bagyo at nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. By October 20, asahan nga po natin makikita nyo rito nagkakaroon tayo ng pressure. Posible po tayo magkaroon dyan ng low pressure area.
Pagdating naman ng October 21, as low pressure area, dadaan po yan dito sa may parte ng extreme northern Luzon at ng northern Luzon sa pagitan po ng extreme northern Luzon at northern Luzon, dadaan yung low pressure area. Asahan pa rin po natin yung tuloy-tuloy na pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman ng October 22, ito nga po ay posibleng maging isang ganap na bagyo o mahinang bagyo, tropical depression, bago nga po yan lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng October 23, ito nga po ay tuluyan ng lalayo ng ating bansa. Again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yung nakikita natin sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para nga po sa mga posibilidad pang pagbabago nang minomonitor natin ng mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.